What is up? Kumusta kayo lahat? Rhand Rhelle Hassel, kung di nyo pa alam. Welcome sa panibagong episode ng Sneaker Shopping. Para sa second guest natin, isa siyang membro ng ex-battalion at kalahati siya ng Team Jolay. King Badger. Kumusta, brother? Hey, bro. Kumusta? Nasa mo pa talaga. Welcome sa show, welcome sa shop. May nakita ka na bang napupusuan mo? Wala siya dito, tol. Tingnan natin ano mabibili niya ngayong gabi. King B, umpisa natin, Vine Days. Wala pa nung TikTok, Musical.ly, Dub Smash. Nasasabi mo ba na nag-umpisa lahat para kay King Badger sa Vine? I would say 100% yes. Doon talaga nagsimula lahat. Ayun talaga yung pinaka-starting point ni King B. Hindi ko mararating lahat ng narating ko. Sinimulan sa Vine. Sa Vine. Sa Vine app. Kaya hanggang ganito. Vine. Ah, okay. Paggawa kasi ng Vine, medyo challenging kasi 7 seconds lang siya eh. Oh, 6 to 7 seconds. Kailangan ma-express kung... Maka-hook ng tao sa content. Hindi siya madali. Kung iisipin mo, baka kasi iisipin ng ibang tao, 6 seconds, sandali gumawa. Hindi, kasi kailangan masiksik yung 6 to 7 seconds. Minsan mabibitin ka. Oo. Saan mo nakuha yung King Badger na Vine name, yung rapper name mo ngayon? May theory ako eh, pero gusto ko muna marinig kung saan talaga. Gusto mo na marinig yung theory mo, siyempre. Sige. Baka tama na siya. Vine related ba siya? Vine related. Yung kung saan mo siya nakuha? Or outside siya ng Vine? Outside siya. Ah, mali. Mali yung theory ako. Ano ba yung si, theory? Si King Batch. Parang at some point, naging siya may pinakamaraming followers din sa Vine, di ba? Before Logan Paul. Oo, Logan Paul. Si King Batch kasi, malupit na siya nung time na yun. Kasabayan ko siya eh. But, hindi siya. Hindi na nga. But, ang dami rin King kasi nung dati sa, ang dami King sa Vine. Hindi lang kami. Pero, mas siyempre, mas sikat siya. Di ba sa kanya? International market nila. But, yung King Badger comes from the animal badger, honey badger. Ah, badger, okay. Okay. Matigas ulo, sutil, walang pakialam. Ganun siya, lahat. Pag, kunyari, lion, inaaway siya. Papalag siya, kasi kahit maliit lang siya, papalag siya. Wala siyang pakialam eh. And parang naiyakamping ko siya sa ugali kayo na wala kasi akong pake. Doon, tapos dinagdagan lang siya ng king. King. Kasi parang gusto ko ako yung malapit na ba? Sa Pilipinas, wala pang king sa Vine. Wala ano pa, eh. Sa bundo ng Vine, wala pa. So, in terms of the name, King Badger, inangkin mo na. The first one sa Pilipinas noong time na yun. So, ayun, King Badger, my favorite animal, and then the king, pa. Boom. Here I am. Saan ka nagsimula mag-Vine? Dito na ba sa Pilipinas or nung nasa UK ka pa? Sa UK, kasi parang hindi ko alam kung sikat yung Vine app. Dito, so, hindi siya masyado eh. But, doon nga sa amin, parang siyempre nauna sa US. And then, yun, na-adapt sa UK. Na-adapt siya sa UK. So, sa UK ako nagsimula mag. Ang pinakauna ko yata ng Vine, Dunkam. Uso yun dati. Bato ng papel, tapos bilang nagdadunk siya dulo. Hit ba siya kaagad or... Hindi, well, views lang yata yun. Tapos isa yata ako nung mga panahon na yun. Tapos parang nauso yung mga hashtag ng mga Pilipino. Pag ginamit mo yung hashtag na yun, marami na makakapanood ng Pilipino. Doon nagsimula, doon kumalat. Doon na rin nagkaroon ng thousands of views. Pero sa Vine ba yun or sa Facebook? Both. Sa Facebook, iba, mas mataas pa, million views dun eh. But sa Vine, thousands na ang views. Saka makikita mo rin na, 50K, ganun lang views. Pero dati, sikat ka na, no? Hindi mo, grabe, may 50K na yung mga... At saka, wala masyadong user din kasi ng Vine sa Pilipinas nun. Yung ibang tao nga, akala nila,
pag nag-video ka na is Viner. Pero hindi yun yun eh. Yung Viner is YouTube. The Vine app. Yung app mismo. Hey, Viner yan. Sa utak ko, hindi Viner yan. Hindi gumamit ng Vine app yan. Nag-video yan na parang Vine. Pero hindi siya Viner. At saka kapag hindi 7 seconds yung video mo nun, hindi siya makonsider na Vine eh. Kahit sumobra ka lang 1 second. So yun na rin, may gusto ko sabihin, tapos nakat ng 7 seconds. That's it. Wala ka ng chance para i-follow up yun. Kaya yung buong content mo, buong idea mo, 7 seconds, kailangan masiksik. Masiksik mo. Pag-usapan lang din natin, UK days. Nakikita ko Nike na yung sinusuot mo, Nike boy ka na. Isa sa mga pinaka-paborito kong nakita kong sinuot mo is yung Nike Air Max na Independence Day. Natatandaan mo pa ba yun? Anong itsura niya? May flag may na. Flag? Oh, sa may tang. Hindi ko siya matatandaan. Tingnan mo, kung hindi mo nasabi yun, hindi ko siya matatandaan kasi ngayon, more on bands na ako eh. Siguro back in the days yun, ma-flex pa ako sa mga shoes. Pero ngayon kasi nung medyo umanda na ako. Wala ka nang pakisa. Pero bands, yeah. Bands, pero back then ba, masasabi mo exposed ka sa sneaker scene or sneaker culture sa UK or binili mo lang siya kasi gusto mo talaga siya nun? I would say yes, but more on the sa plainer side ng mga shoes. Sobrang plain na. More on ganun. Pero sa UK kasi, ano eh, parang Air Max. Air Max. Lalo ng mga panahon na yun. Superstars. Stan Smith. Tama ba? Stan Smith. Yung mga yan. So, Vans, Chuck Chucks. Ayun lang yung mga uso nung mga time na yun. So, kumbaga, pipiliin mo na yung mga matindi nung mga time na yun. So, sa utak ko, ayun yung, nung mga time na yun, siguro sa isip ko, ayun, dati, pag nag-work ako, lahat ng sweldo ko, nilalaan ko lang sa ano. Sa car, kasi nabubayad ako ng kotse ko dati. Saka hindi pa siya bayad eh. Babayad ako monthly and then sa shoes. Kasi nakatira naman ako sa mama ko eh. So this is the car, the shoes. Car, shoes, that's it. Speaking of Mami B, since nabanggit mo na rin, isang Pasko, nag-message ka sa kanya na may gusto kang sapatos. May sinend ka sa kanyang picture ng sapatos. Sabi mo kasi naubusan ka na nung gusto mong Kobe na pang Christmas. Nag-reply siya, sinend niya yung picture na hawak niya yung sapatos. Yellow green. Okay. Natatandaan mo pa ba yan? Christmas ng Kobe. Okay. Hindi ko nga alam paano siya nakakuha ng bet. Yeah, meron ako. So, sinend niya sa akin na nasa UK pa. Ito pa yun. yun yun. Kasi nasa Pinas na ako nun eh. Christmas time doon yun. So, gulit din ako na nakakuha siya ng May gusto lang din akong pag-usapan na isang artist sa UK. Kilala siyang singer, rapper, si Dapi. Idol ko yun sa music when it comes to music. And formahan dati nag-inap ako ng mga nalang kung ano yung suit niya, yun talaga. Idol superstars, kami yung mga gold. Ginawa kasi yun para sa kanila, parang end of sedition eh. Which is yung grupo niya. So, nag-inap ako ng ganun. 250 pounds yata siya, parang na yun. Nilit ko pa mama, ma'am, bilang ako niya. Gusto ko. Pero, ang pangit yan. Hindi ko siya alam paano formahan, pero kasi suot ng idol mo, kaya gusto mo rin. Yun, parang, kasi black yun eh, black na may gold sa silver. Kung iisipin mo, paano siya poporban eh. Asian kid ka, tapos black and gold, paano mo poporban eh. Parang ganun siya sa utak eh. But yeah, idol ko siya eh. So, kumbaga, lahat ang susuotin yan, gusto ko yan ng mga panahon yun. And then one time, nasa ano ko, nasa mall, Manchester Mall. Lalaan na ako, punta ka dito store. Tapos nakita ko siya, kasama yung grupo niya. Eh ako, siyempre, at bata, fanboy, pinipicture lang ko siya. Tapos, nung nakita niya ako, pinipicture. Ganun niya yung phone ko. Come bro, I take picture kami ito, picture kami. Parang impossible moment kami nangyari siya. Sinanap lang niya sa akin yung Adidas to. Come on, I'll take it to you, let's go. Pagdating niyo sa store, nilibre ka ba niya ng sapatos? Hindi nga eh. So, Dapi. The only one yet, Dapi. Isa sa influence ko sa music. Music. Style. Noong time na yun. Kasi ngayon,
simple na ako eh. Plain tees. Ayan. Yan lang ako eh. Hindi na ako tulad dati. Pero dati, siyempre. Dapat talaga. Napag-usapan natin kanina, UA days. Medyo mahilig ko pa sa Nike. Pero napansin ko parang konti-konti nagkaroon ka ng transition to Vans. Mas nahilig ka sa Vans. Ngayon ba mako-consider mong magsuot ulit ng mga low cut na Nike? Tulad nitong Jordan 1 low, Nike Dunk low. Medyo ilalayo muna kita sa Vans ngayon. Depende naman niya kung mapupusuan ko yung ginagawa. Ito, ito. Kung papipili mo sa lahat, I would have this. Kasi, you know, may dating na hari siya. Malayo pa lang, may dating na siya. Siya rin yung naiiba sa pack. Oo, sa ano na to, sa Hilera. Eh, siya yung paano-ano eh, di ba? Ewan ko lang ha, baka sa akin lang siya, pero dahil, ayun nga, kakaiba siya. Yeah, let's go. Okay. Size? 10. Size 10. Jordan Wallow Soulfly, size 10. May isang sapatos akong gustong i-offer sa'yo. Kasi feeling ko parang bawat membro ninyo kailangan nito. Itong Jordan 1 High na Rebellion nila. Yan. Meron siyang X dito sa likod. Dahil may X. Okay. Kaparehas ng logo ng XB. Inspired to ng pagre-rebelde ni Michael Jordan sa NBA nun. Mako-consider mo ba siyang... Rebelde, tas ex ba tayo yun? Kunin? Nakakapdaya ka to. Pagbibigyan mo ba siya ngayong gabi? Yeah. Dahil sa ex. Size 10 Jordan 1 High na Rebellionaire. 6 years ago, nilabas nyo ng X-Battalion yung kanta nyong No Games. Mm-hmm. Hindi ka pa ba official member ng XB nun? Hindi pa. Actually, ayun, featuring na talaga dun sa kanta na yun. July nirelease yung kanta. And then, naging official ako ng X-Battalion. October, like, ilang months pa bago ako naging official. So, nung time na nirelease yung No Games, hindi pa. Featuring pa lang ako. Napanood ko yung podcast nyo ng X-Battalion. Parang na-mention nyo doon na Vine pa rin yung parang naging way para maging part ka ng XB. Actually, hindi siya Vine eh. More on ano siya, parody eh. Vine na yung tawag, pero actually hindi siya Vine. Mahabang video na siya. Lagpas na 7 seconds. Ginagawa nila Roa. Parang hindi na siya Vine. Video na siya skit. Skit. Na siya, hindi na siya Vine. Kumuha sila ng kantang kakaiba. And narinig ko yun through Direct Titus C. Since lagi ko siya naririnig eh, ginawa ko siya ng parang parody. Puro mura. Isa yun sa ano ko eh, isa yun sa dati kong ginagawa eh, na gumagawa ko ng puro murang kanta yung isang kanta na sikat. Sariling version mo? King B version. Tapos yun nga, ginawa ko yung Hey there baby. Talagang yun ba? Iba kasi yun. Kaya ako nga siya nagagawa ng kalokohan version kasi mahilig ako sa music. So, into music ka na talaga. In terms of being musically inclined, I was musically inclined before that. Pero dahil nga dun sa nagawa namin conversation na, gawa tayo kata, blah. Ayun. Parang mas nag-spark pa yung ano. That's the right word. Ayun nga, tas yun, shinare ni Archie, ni Flogy, shinare ni Roa, shinare din sa yun. Doon nag-umpisa. Doon siya nagsimula. And then, nag-comment ako kay Roa kasi shinare niya eh. Eh si Roa, nung mga panahon na yun, gumagawa na rin ng pangalan para sa shinare niya eh. And then, usap kami, video call siya, tapos few days later, bang, ginawa No Games. So, nakatawid ka from Vine to music successfully. For me, nakakatawa na sinabi mo successfully kasi hindi lahat ng tao sasabihin niyan, Vine to music.
ay successful yung team nito. So from flat na mga sapatos sa medyo pa-high cut na, dito tayo sa part na medyo chunky yung itsura, yung build nila. Parang hindi pa kita nakikitang nagsuot ng medyo chunky na sapatos. Bukod dun sa Nike Air Max na napag-usapan natin kanina. Recently, sa video namin ng We The Best, naka-J4 Black Cut sa ako. So, ayun, first time. Ay, uh-huh. Isa yun sa mga times na yung bihira, ayun yung bihira. Kasi for the MV, para sa music video lang. For the music video, for the photoshoot, usually pang ganun lang siya. Pero yung day-to-day, hindi siya for me. Pero katulad nga nun, yung black hat, kasi kasama siya sa team na kailangan all black eh. So, isa yun sa napili ko. Kaya ako nakasort ng J4, but sa daily na day-to-day life, chance. Dito ba meron ka bang gustong i-add sa cart mo na baka pwede mo magamit sa future ng mga music videos, or sa tingin mo okay ka na sa kung ano meron ka ngayon? Kung ako papipiliin personally, eto. Pero Jordan 5 siya at collaboration siya with a Hong Kong based na brand. Eto, yeah. Add to cart? Okay, let's go. Jordan 5 na clot, add to cart. Nike Air Force 1, isa sa mga nasa essential ng mga artists. Meron ka ba nito sa rotation mo na ginagamit sa music video or sa mga photoshoot? Meron. Dalawa. Pag makulay na yung ano ko, piniplainan ko na lang sa baba. Usually ganun lang. Pag kailangan mo ng plain white, ayan talaga. Kung papapiliin ka, triple white na Nike Air Force 1 o Vans na triple white? Sa white siguro, pure money. Pure money na Jordan 4. Pure money, oh. But, dun sa sinabi mo, sa Nike Air Force. Sorry, Vance, pero dun, panalo Nike. Nagamit mo na rin ba yung Nike Air Force 1 sa music video? Hindi ko matandaan kung nagamit ko siya sa yearly, but kasi may all white kami dun, so most likely nagamit ko siya. But sa mga music, sa mga photoshoot ko sa Drip, which is my brand, ayun, ang daming beses. Sureball ako na maraming beses ko nagamit. Triple white Air Force. Since, syempre, nagamit ko na yung mga... Kailangan mo ng fresh pair. I need a fresh one. So, yun. Nike Air Force 1 triple white. Pagpasok add to cart. Pagpasok sa budget, manager. Ayan, thumbs up. Add to cart daw, sabi ni manager. Manager, Ombi. Medyo lumayo muna tayo sa Nike, sa Jordan. Nandito tayo sa side, dito sa part ng New Balance at Adidas Yeezy. Dalawa sa mga brand na may pinaka-komportabling sapatos. Nagsusuot ka ba ng gantong brand? Kasi pansin ko either Vans or Nike ka lang. Guilty pleasure. Suot ko to pang gym. Pang gym? Yeah. Pero pamorma? Na hindi ko makita yung sarili ko na maporma ito, hindi. Parang ang hirap niya. For me, personally, syempre may kanya-kanya tayong opinion. Parang nahihirapan akong forma siya. Pero yung pang gym, yellow green nga yung ganito. Imagine mo paano mo poporma niya yung yellow green. Yun. So yeah, yellow green yung ganyan ako. Pero pang gym. Pang gym lang. You'll never see me outside my house. Na, kasi yung gym na yun nasa bahay. Sa New Balance. New Balance naman. Kasi nung bata ako, pinagtatawanan yung New Balance. Oo. New Balance. Kasi sa school, pagtatawanan na kasi may N tapos. Diba? Tsaka, dad shoe kasi ang tawag nila dito. Okay, pero diba? Sa era ngayon, medyo... In na siya. Parang pero, gusto na siya ng mga tao ngayon eh. Hindi ko rin makita yun yung sarili kong magsuot ng New Balance. But, if I would wear one, siguro yung yan, basic, simple one, plain, hindi yung colorful, kasi pa rin yung colorful. Pero like I said, dad shoe. And I'm not a dad, so. Not yet. I'll wear it. Sa ngayon? Magpapas ka muna. Yeah, hard pass on both, kasi like I said, meron naman ito. And I would not wear that sa ngayon.
No offense sa mga New Balance fans. New Balance, like yourself. Kaka-jump ko lang din sa ano eh. Sa plane. Natanong ko baka gusto mo rin sumama sa... Sa train. Hindi pa muna. Pass muna ako sa train. Alam ko mahilig ka rin sa bandana. Lagi kang naglalagay ng bandana na accessory sa mga forma mo. Sa gigs, sa MVs, sa shoulders, sa lusa, or sa ulo. Mm-hmm. Lagi lang kasi. Sa UK kasi parang may ano kami, scarves. Malamig eh. Mm-hmm. So parang nasanay lang ako na parang parte na siya ng forma. Kung magpa-plain tees ka, kailangan may bandana. Parang ganun siya dito. Kasi hindi ka pa na mag-scarf dito. Init-init sa Philippines. Mm-hmm. Isa yun sa rason kung bakit lagi may bandana. Iba-iba kulay, isa yun sa rason. Pero madalas ko nakikita naka-black ka na bandana. Black or white. Mm-hmm. So more, laging black. Black. Sabihin natin, 70% the time of black man. Mm-hmm. Tapos iba't ibang design ba siya ng black na bandana? Iba-iba. Iba-ibang pattern. Hindi ko alam kung ano yun. Basta iba-iba. Hindi may mga malalaki rin, may mga Itong sapatos na to, collab to between Jordan brand pati ni Travis Scott. Yeah. Tapos yung packaging niya, meron siyang bandana. Let's go. Let's go. Jordan 1 low Travis Scott na Phantom Black, size 10, add to cart. Ito. Pero, kasi merong ka na nito. Merong ka na niyan. Pero hindi ako ma-blue eh. Okay. Yeah. Sobrang kuripot talaga ng utak ko. Parang go buy it. But, yeah, fine. Minsan lang naman ako bumili. So, do it. Bro. Air Jordan 1 Travis Scott Reverse Mocha. Add to cart. Bali, 200,000, 2,500. Okay. Ano pa pa? 200. 2,500. Wala ka may pasok. Sige, okay na tayo. Okay ka na dito. Kaso 200 lang yata limit ng card ko. Alright, thank you. Thank you, boss. Brother, maraming salamat sa pag-shopping. Maraming salamat din. Tingnan natin kung sinong next member ng XB ang dadalo para sa next episode ng Sneaker Shopping. Thank you, brother. It's a wrap, motherfucker! Okay, I'm gonna hit three.